Ama pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Ama pong Jesus Nazareno, sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating dibusyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayuri. Mga kapatid, upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na iahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon. Hipan ninyo ang trumpeta.
ibigay ang hudyat sa Siyon, sa banal ng burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. O Panginoong ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahanga-hangang gawa mo, puon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ikaw ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan, yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupa pinawi mong lubos. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarunga paghatol ang igagawad ng puon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasiya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Magsitayo na po ang lahat. Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo.
Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa atin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila roon at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. At mga kapatid, Biyernes ngayon, araw ng debosyon sa Panginoong Hesus Nazareno, bigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Hesus Nazareno. Araw ng mga debotong patuloy na umaasa at naniniwala na isang araw ang Panginoong Nazareno ang magpapagaling, ang magpapaginhawa, ang mag-aayos at magliligtas ng buhay natin. Amen. Pumalakpak ang mga deboto ng Pong Jesus Nazareno. Alam nyo, nitong nagdaang dalawang linggo, ako po ay nagpunta sa Middle East, sa UAE, para magbigay ng retreat sa mga kababayan nating Pilipino doon sa tatlong simbahan, sa Musafa, sa Al-Ruwais, at sa Abu Dhabi. Alam nyo, kapag nagpupunta ng ibang bansa, lalo na kami mga nabibigyan ng pagkakataong maglingkod doon, talagang hindi lang talento, hindi lang talino makikilala ang mga Pilipino sa mundo, kundi sa ating matibay, malalim na pananampalataya kay Kristo. Yun ang isa sa mga binabahagi, ambag nating mga Pilipino kapag nagpupunta, nagtatrabaho sa ibang bansa. Itong nakaraang dalawang linggo, libu-libong Pilipino ho
ang umaten sa kanilang taunang tinatawag na Misyong Pilipino. Sila ay nagkakatipon-tipon. Alam nyo, nakakahanga sila kasi kahit malalayo ang bahay nila, buti na lang yung mga simbahan, meron silang libreng sakay. Ang lalayo ng bahay nila. Kaya kahanga-hanga ho rin, huwag natin kalimutang pahalagahan, pasalamatan din natin. Alam nyo po, itong mga volunteers nagsiserve dito sa Quiapo, hindi ho sila lahat ay taga dito sa Maynila. Marami sa kanila, malayo pa ang pinanggagalingan. Kaya maaga silang umaalis ng bahay nila. Kaya mga kapatid, pwede po ba pasalamatan natin, palakpakan natin ang mga volunteers, servants ng Quiapo Church. Mabuhay ho kayo at maraming salamat. Yung mga Pilipino doon, buti may libreng sakay. E disyerto yung mandadaanan nila. At kahit na sila ay galing sa trabaho, may nakausap akong Pilipino. Buti nilang, Father, nakiusap ko sa amo ko para maka-attend ako. Makikita niyo yung mga umaattend, mga naka-uniforme pa. At kahit napakainit ng panahon, makinig kayo. Nagbigay sila, hindi sila naghanap. Nagbigay sila ng oras para sa Panginoon. Kagaya ng ginagawa ninyo. At sana yun ang umiral sa atin. Silang mga nasa hindi Kristiyanong bansa, nagbibigay sila ng oras sa Panginoon. E tayong nandito sa Kristiyanong bansa, napapaligiran tayo ng maraming simbahan, bawat kanto may kapilya, paano pa nga ba tayo nagbibigay at hindi ka naghahanap ng oras para sa Diyos? Kung babalikan po natin mga kapatid, kung uunawain natin mabuti ang ating unang pagbasa ngayon mula sa aklat ni Propeta Joel, alam nyo, ang unang pagbasa ay isang babala, warning. Babala tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Isang paalala ng Diyos sa sasapitin sa mangyayari sa isang bayan, sa mga taong hindi na kumikilala, nakikinig, at sumusunod sa Diyos. Dapat ba tayong matakot? Siguro, kung kailangan, para maalala ulit natin na huwag kang masyadong magpakakampante. Kung kailangan tayong matakot, hayaan na. Kung yan ang titigil sa mali nating pag-iisip, kung yan ang magpapatigil sa mali nating gawain, kung yan ang magpapatigil sa masama nating ginagawa, hayaan mong matakot ka. Kasi ngayon sa panahon natin, hindi ko alam kung nasabihan na kayo o kung merong kayong sinasabihang, alam mo ikaw, wala ka ng takot. Di ba? Minsan may sinasabihan tayo ng ganyan, ikaw bata ka ha, ikaw tao ka ha, wala kang takot. Alam nyo, sa isang banda, hayaan mong magkaroon ng konting takot dyan sa sarili mo. Akala mo hindi ka matatapos? Para saan na nag-aaway-away tayo, nag-aagawan tayo, nagsisiraan tayo? Sa mga bagay lang na iiwan natin dito sa mundo, wala kang takot. Kaya kung yun ang makakatulong sa atin, para maalala natin na mali na pala ang ginagawa natin, na masama na pala ang ugali natin, din hayaan na. Pero para sa isang tunay na deboto, para sa isang tunay na Kristiyano, ang mga babalang kagaya nito, hindi lang dapat magpanginig, magpahina, at sumira ng kalooban natin. Kapag naririnig natin, ang malapit na ang Adbiyento, maririnig natin ang mga ganyang salita, ang pagwawakas, ang paghuhukom,
Kapag naririnig natin yan, bilang isang deboto, hindi ka lang dapat manginig, panghinaan ng loob, nakakatakot naman, hindi. Para sa isang tunay na deboto, ito ay isang paalala. Ito ay dapat magbigay ng pag-asa na bago pa mangyari ang araw ng paghuhukom, huwag mong kalilimutan, nagbibigay pa rin ang ng Diyos ng oras para magbago tayo. Kapag narinig mo yan, tignan mo ang sarili mo. Tandaan mo, nandito ka pa. May oras ka pa para magbago. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga pinaniniwalaan, sa mga kinakatakutan. Mag-ingat tayo sa mga inuuna at sinasamba natin sa mundo ngayon. Katulad ng mga hinarap ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Mag-ingat tayo sa mga tao, sa mga bagay sa mundong ito na pilit pinapalitan ang Diyos sa buhay mo. Tignan mo ngayon ang sarili mo. Tignan mo ngayon ang buhay mo. Pang-ilan pa rin ang Diyos? Nasaan ang Diyos sa mga iniisip mo? Nasaan ang Diyos sa mga ginagawa mo? Pang-ilan ang Diyos sa mga hinahangad mo sa buhay? Dahil sa mas nagiging mukha ka ng luho, mukha ka ng kapangyarihan, mukha ka ng kasikatan, mukha ka ng makamundo, hanggang makalimutan mo ng mabuti kang tao. Yan ang gagawin ng kalaban. Sisiraan ang Diyos sa atin hanggang sa makalimutan mong hindi ka masamang tao, hindi malupit ang Diyos sa iyo. Kaya habang may oras pa tayo, check your team. Para kanino pa rin ang oras, para kanino pa rin ang lakas ng buhay mo. Ang oras at lakas na meron ka, para kanino? Sa yaman at kapangyarihan ng mundo? O sa kaligtasan at kapangyarihan ni Kristo? Pumili ka. Huwag kang maging utu-utu lang. Huwag kang maging gaya-gaya lang sa pinipili ng iba. Kahapon, Thursday, sa ating 30th feeding program, ay Thursday feeding program ng Quiapo, 407. Hindi na bumababa sa 400 ang ating mga kapatid sa kalsadang pinapakain natin. Alam nyo, sabi nung isang volunteer na sponsor natin, sabi niya, ang galing Father, ano? Marunong silang sumunod. Ang galing naman ng mga pinapakain nyo, hindi sila magulo. Hindi ko lang masabi, yan ay pagkatapos ng mahabang panahon. Pero sa totoo lang mga kapatid, minsan kapag napapagalitan ko sila, kapag napagsasabihan ko sila, sa mga maling ugali na mukhang nakasanayan na nila, sa totoo lang minsan pagkatapos noon, pakiramdam ko ang sama-sama kong tao. Pero kapag nakikita ko silang nandyan pa rin sila at unti-unting nagbabago, baka nga hindi ako nagkakamali. Na laging ang Diyos nagbibigay pa rin ng oras sa lahat ng tao, kagaya natin, para magbago. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, tandaan natin, ang magsikap na umunawa at magpatawad, ang magsikap na magmahal muli sa mga kapwa nating nagkakamali, pananagutan natin yan, kakayahan natin yan. Pero, ang baguhin ang buhay ng kapwa nating nagkakasala, kapangyarihan, trabaho lang ng Diyos yan. Hindi mo trabahong baguhin ang ibang tao. Walang nakakaalam, walang makapagsasabi kung kailan tayo pwedeng maparusahan.
Pero habang nabubuhay pa tayo, pwede tayong magsikap na hindi maparusahan. Kung titigilan natin ang lahat ng uri ng kasamaan at kung dadagdagan natin ang lahat ng uri ng kabutihan. May oras ka pa. Magbigay ka ng oras. Huwag kang maghanap ng oras para sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koron ng tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan. Isama natin sa ating mga panalangin ang kaligtasan ng mga kapatid nating naiipit sa digmaan ngayon sa gitnang silangan, lalong-lalo na ang mga bata, ang mga kababaihan at ang mga matatanda. Magwakas nawa kaagad ang kaguluhan na sumisira sa maraming buhay. Patuloy nating ipagdasal din ang mga bilanggo at katutubo, ang mga walang maayos na makain na tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa
aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa pagitaasan. Pinagpala ang naparirito sa pangalang Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Magsipot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga wala nang nakakaalala at ang mga namatay na biktima ng gera. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang kaharian mo.
Inihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bilang isang deboto, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami kay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Pagmamahal na'y nadarama ko,
ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko, mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umakasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po't nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kaibuti mo sa hirap at dusay kay kasama mo. Ang samot dasal sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y purihin ko, mahal na Poong Jesus Nazareno. Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisigan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo.
Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay hindi lang nagpapasalamat sa inyong pagpunta at pagsisimba dito, kundi sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating mga gawain at programa ng simbahan. Kayong mga nandito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na mga kadiboto natin ng Pong Nazareno, salamat sa binibigay ninyong tulong. Yung pong pinansyal na tulong sa ating parish office lamang po ninyo ibibigay. Yan po ay nagagamit natin sa mga pagpagawa, pagpaayos pa ng simbahan at mga programang kagaya ng ating pong feeding program, ng ating scholarship program at iba pang tulong na kinakailangan ng pinansyal. Yung pong mga material na tulong, goods, in-kind donations, doon po sa ating Benedict Building, kagaya ng bigas, delata noodles, kape, malinis na tubig at sabon. Yan po ang binibigay din natin sa mga kapatid nating binibigyan ng tulong kagaya ng kulungan, kagaya po ng iba't ibang komunidad at ng parokya. Kahit wala pong sunog, lindol, kanina ho, nilindol lang ating bansa sa Mandang Batangas. Pero kahit walang kalamidad, kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng mga pagtulong na ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa mo kami sa kasalanan. Agos mong inakalanay sa gisan ng aming maligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarama Nuestro
walang